போவோம் கடவுள். வாங்கிடுறோம் எங்க பாப்பா உண்மை என்ன தினா பாய் எங்க பாப்புனா ஸ்பானிஷ் பாய் அதிகமாக உண்டாய் சித்தப்போ எத்தனை பொய்யும் வீணிச்சாய்க்கும் அதை நல்லா சின்ன பார்த்தி கசி தப்போஸ் கொண்டி அசு கரண்டி பார்க்க மாத்தான் pito lang na five cups pitong arena. Kasi pag pinapin yung mga mga ito ko na lang po yung sukal ko. Tapos, baking powder. Ayan. Malinis pa ang kamay ko na hugas na ako. Ayan. Baking powder. Tablespoon po na tablespoon kasi limang cups po ito kaya anim na tablespoon na baking powder. Yan. Maglihimay muna ako ng malunggay mga karawi. Maglagay ko dito sa Spanish bread ko. Kinuha ko ito doon sa aming panin. Diba ko doon? Tapos nito, ugasan ko, lalagay ko dito sa aking Spanish bread. Halagin ko na po itong aking pansahog na palamansa Spanish bread na malunggay ito. Halagin ko na yung malunggay sa arena. Malunggay, tsaka nigyan ko siya ng margarine. Yan. So, yung nalagin kong palamansa Spanish bread ko. Diyan natin siya ng konting tubig para sa ilang. Tawin ko itong ano. Medyo. Para na siya may palaman sa Spanish. Pero dapat konti ano lang po. Hindi siya malambot din yung siya na pinas. Spanish bread with my light. Ito na po, namasa ko ngayon. Palamang po sa Spanish bread. Ito naman po yung susunod ko. Yung aking dough na tinapay. Bali yung itong palamang ko binawas ko lang dito sa nalagay kong doon pinapay.
Ito, ginawa ko 2 cups. Tapos itong tinapay, 3 cups. Papalaman ko siya rito. Yan. Tapos na po ako magmasa at gagawa na po ako ng hugas na papa ng kamay. Kasi hindi pwede hindi kamay na meeting. Gagawa na po ako nito. Ating Spanish. Pwede po tinidor na lang din na yan. Para hindi na magkamay, tinidor na lang. Yan. Tapos kukuha po kayong palaman. Yan ito. Napahin na lang ganyan. Tsaka po ganyan. Forma niyo po ganito. Dapat po itong tray, meron siyang kopi mantika para hindi siya dumikit. Ayan. Ayan po. Hindi po sa size na gusto niyo. Hindi medyo malaki, maliit. Tapos, pag nagawa na po ito, paalisayin muna ng mga pwede sa gusto niyo alisado, ilang minuto, 30 minutes, ay isang oras, pero masyadong mahaba. Pero pag, kasi pag pantinda, mga 1 hour para siya malisa. Pagka po pantinda, yan. Magagamit po kayo ng pag nagagawa ka ng tinapay, yung pantinda, dapat naka-apron kayo, tapos naka-hairnet. Pag pantinda po ninyo, para walang malaglag ng buhok, o kaya yung dumi, siyempre may dapat naka-apron kayo. Pagka mayroon kayong bakery, dapat naka-apron, naka-hairnet. Tapos pwede rin naka-mask.
kung kasi pang ano ko lang to, pang sarili. Kaya lang po magawa niyan. Hindi po ako masyado nagkagamit ng kamay. Kunti lang. Tinidor po kasi sa sando pang ginagawa ko pang ginawa ng tinapay. Hindi ko pinama, hindi ako nagmamasa ng kamay. Handok po ako. Ah, ito po. Ginagamit ako rin ang tinidor pa naging ng palaman. Kunting ano lang. Itikit lang. Ito, ganito lang po pag mapalaman. Naganyan ninyo muna yung tinapay. Na tinidor para hindi kumamit ng kamay. Kung kapag marami na, siyempre, kamay, basta malinis ang kamay. Kaya rin po magpantis, pero dapat medyo may mantika para nilimikit. O kaya yung arena. Ganito lang. Kunin nyo, naging palaman ganyan. Simple lang po itong ginawa ko. Spanish. Hindi na ako maglalagay ng puri ko. Ano lang ginalagay ko? Margarine. Kasi medyo mahal pang puri ko. Pero pag pantinda, kailangan gamitan nyo na lang. Ang pang sarili, pwede na ganito. Simple lang. Yan. Tapos sabi niya rito. Pansayin lang ito ng mga yan yan po. Sabi ko, 30 minutes o 1 hour. Pagpantinda. Pasarili. Kahit mga ilang minuto lang. Yan. Okay. Yan. Ito na po yung aking Spanish bread. Konti lang po naman itong ginawa ko. Yan. Kasi pangsarili lang po ito. Yan. Katalo ako. At ito'y luluto ko na po. Yan. Ngayon po, magluluto naman ako ng omelet. Pag ako po nagluto ng omelet, nilalagyan ko po ng kunting arena. Yan. Tapos, ito po, may halo siya, malunggay. Tapos, yan. Tinutunaw ko muna ng konti. Tinutunaw ko muna yung arena. Konti tubig. Tapos, saka po po ilalagay itong itlog. Tapos, bibit ko na yan.
bawang, luyas, tapos kamatis. Ayan. Paluin ko po siya na sama-sama. Saka po siya iluluto. Kasi hindi ko pinupuro yung itlog kasi makolesterol, kaya inaloan ko siya ng konting arena. Humilit na may konting arena. Pag puro pa kasi itlog, malakas sa kolesterol. Pag napalakas ang kain muli, malakas din sa kolesterol. Kaya inaloan ko siya ng konting arena na tinunaw. Susunod ko naman po itong kalamansi, konting asin. Tapos nagyan ko rin po siya ng North Cube na dinoro. Tapos paminta, yan, kalamansi. Ihalo ko siya rito. Tapos haluin siya lang ganyan. Yan. Para lumasa. Tapos lagyan din ng konti asukal. Konti lang po inilagay ko asukal. Dito yung akin na pong iluluto ang aking omelette na may malunggay. Ayan. Luto ko po siya muna. Ito na po ang aking omelette. Yan. Yan lang po natin siya ng konting ketchup. Yan. Ito na po ang aking finished product ng aking omelette with malunggay or moringa. Yan. Nakita naman po niyo kanina kung ano po yung sangkap nito. Yan. Musok pa siya. Mainit-init pa. Kangungo lang po galing sa kawali. Yan. Omelette. Ayan, mga karawi. Ito na po ang aking nalutong Spanish bread at omelette. Ayan, konti lang naman po yung niluto kong tinapay. Ayan. At nakainan na po namin yan, pero masarap. Tikin na tikman lang. Pero masarap po talaga. Spanish bread po yan na may malunggay. Di ko lang po siya masyadong tinamisan kasi bawal po ang matamis. Pero kung mahilig po kayo sa matamis, dagdagan po ninyo ng konting asukal yung tinapay. Yan. Ganda po tingnan, oh. Yan po ang aking omelette. Sarili ko lang po itong recipe. At sarili ko din po itong idea. Yan. Yan, oh. Muusok pa siya. Mainit pa. Yan. Hello po, Krawi. Ito po, pagsaluhan na po natin. Hello po. Pagsaluhan na po natin itong aking nilutong Spanish bread at omelette. Yan. Mukhang mabubusog na naman tayo nito. Ito po, iiwahin ko na po itong aking omelette. Yan. Yeah.
Tipo siya matigas, malambot siya. Ito po ang aking omelet. Parang pichapay. Po, tingnan niyo po. Pang ulam dito sa tinapay. Lord, maraming salamat po sa blessing sa araw na ito. Salamat po at tingin po kami pinamamayaan at tayo po kami ipagkain masarap sa araw. Salamat po, Lord. Amen. Tapos, ito ang aking Spanish bread. Tapos, sabayin po natin ng black coffee. Ayan. Ito tayo. Black coffee. Tinapay. Tamang tama. Mats. Pagkatapos, ang ulam natin dito, umilit. Ayan. Ayan, sarap. Nakita ninyo na po kung paano may luto itong aking tinapay. At wala kayong oven, nakakain po kayo ng tinapay. Yummy. Very tasty. Sarap po na omelet. Hindi ko pa siya pinurong itlog. Sitan nyo naman po yung recipe to. Sarap siya. At itong tinapay na masustay siya. Mayroong malunggay. Is it burning po? May konti po itong chili. Tinig na buhay ako. Nainig po kasi ako na may chili. Masarap kasi kainin ko. Tama-tama po yung lasa niya. Tama-tama po yung pagkatimpla. Try po ninyo itong omelet ko. Masarap. Parili ko pong recipe yan. Lahat po na yung luto ko sa ready kong recipe. Try nyo po. Panoorin nyo po ang mga video sa mga tututo po kayo ng mga simple luto pero masarap. At matipis sa budget. Masarap na. Matipis pa. At masustansya pa. Dahil sa malunggay. Maraming vitamin ang dala ang malunggay. So, pag marami na po sa tinapay, pag mag-bakery kayo, kailangan yung iba kanyang ginagamit powder ako. Ako po, daw mismo kasi ayoko yung yung kasi pasarili lang naman. Pero kung pantinda, pag marami yung malunggay, pwede naman po hindi na durugin para mas masarap yung malunggay. Kaya, ihimayin nga lang. Pero meron naman pong nabibiling powder na malunggay. Pantagay. Pero ako pa, diba, meron pa kaming tanin, nakapasarili. Pero mas kay pantinda po dati, nalagay po ako ng ganito. Malunggay. Ang Spanish bread ko naman po, kasi po sa kawali ko niluto, medyo yung ibabaw niyo tostado. Pero ang ilalim niya po, malambot. Malambot ang ilalim. Spanish po talaga ang lasa niya. Kasi may margarine po. Parang malambot.
Yun lang pang flavor ko. Margarine lang, saka ulay. Tapos ito pa ang ulam namin. Omelette. Ha? Dami po. Tama-tama lang pantimpla ko din sa omelette. Tama-tama po yung timpla. Masarap po kasi may milk yun. Dati po, nagluluto ako nito puro itlog kaya malakas po kasi sa kolesterol. Naisipan kong lagyan ng konti tinuna na arena para hindi masyadong puro. Saka para tumigas siyang konti kasi pag sumbro mas masyado malamit siya, nadudurog. Pero malambot pa rin po ito. Pag hinawa kang gano'n, nadudurog siya. Kaya dapat nakaplat po siya. Mayroong ano. Kasi malambot po ang ilalim niya rin. Tapos itong sa ibabaw po, yun yung onion po na anislice. Galing po ito sa tanim namin na sibuyas. Meron po siyang dahon. Hilaw na po kasi mas masarap po yung hilaw. Fresh. Fresh ka. Pero mainit po yung omelet. Maluluto na lang po siya sa ibabaw pero hindi masyado. Hindi malutong siya. Pero mas masarap po ang lasa pag meron rin onion. Yep. Masustansya po itong omelet ko kasi marami siyang kap. May malunggay, may chili, may itlog, sibuyas, bawang, kamatis, green onion. Yep. Tapos may paminta. Kasi yung konting arena. Arena kasi may vitamin C po yan, vitamin E po yan. Masarap. Ang sa kasi nilagyan ko rin po siya ng ginayat na chili na buyo. Tapos calamansi. Para hindi siya malansa. Kaya masarap po. Pag may itlog kasi, pag may walang calamansi, malansa. Kaya nilagyan ko po siya ng calamansi. Meron may vitamin C. Vitamin C rin po yung malamig C. Simple lang kung tingnan niya, pero masustansya yan. Maraming sustansya po kayo mahuto ka dito. Kahit naman po ibang gulay, pwede. Basta ganyan po ako pag nag-omelet, may halong mga gulay. May sustansya. Ayun po mga kalaway. Ano yung itin po? Ito po. Next video. Hello, next video. Hello po. Sana po may natutunan po kayo dito sa aking niluto ngayong araw. Hindi po. Bye-bye. God bless.